Okay, good evening guys. Meron tayo ngayon ni ko-convert. KTM 3000. To Rouser 3000. Ito 'yan. Ito yung KTM 200 Oak. Tapos ito yung ano niya. Nasa 700 plus 'yan. Plus. 700 plus na yung tranch ng ano ng NS 200. Bearing saka oil seal. Tapos yung bearing, tapos yung duct seal. Ito. Nasa loob na, nilagay na namin. Pang-Rouser 200 din. Ah, ito. Pang-Rouser 200 din. Tapos ipapalit namin dito sa Duke 390. Ah, 290. Ah, 200. Kasi yung bracket nito, nasa ilang libo. Nasa 2,000 euro. Ayun. Yung bracket nito, wajip, ano to? Nasa 3,000, 2,000. Mga 2 plus yung sprocket. Yung nito, itong NS 200, 400 plus. Mga katipid-tipid. Okay. Maraming size, pwede ka makarise. Maraming size. Sa Duke, 42 lang talaga. Duke, 42 lang talaga. Yung sa ano? Sa Rouser, 39 to 45. Available yun. 39 to 45 teeth, available sila. Kaya i-convert natin to ngayon sa NS 200 na plant. Okay. Klasin lang natin. Post muna kanay. Okay na. So yun guys, ito yung pagkakaiba ng KTM and an S200. Mas ano? Mas malaki. Mas labas mas yung butas. Ayan o. KTM. NS. Sa likod, parehas. Sa likod, parehas. Para ang pagkakaiba lang is yung oil seal, dust seal, or ay dust seal, tsaka bearing. Bearing, yan lang. Tsaka yung sprocket. Yeah. Yung sprocket, yung mas malayo ang butas nito, ito mas malapit. Malapit. Pero parehas ang ano, inner diameter. Ito 400 pesos. Ito 2,000. Halos. Ang kaiba ang presyo. Ang isang set ng original na chain set ng Rouser 200 nasa 2,100 kasama ng yung ano engine sprocket tapos ano o-ring na kadena. Yung mga ano niya, yung mga tornilyo, ipilipat nyo lang. Lagay nyo lang sa ano. Yung sa kasi may guide dyan, no? Same lang naman yung tsura. Imposible magkamali. Pag nakausli, hindi mali yun. Pag nakausli, hindi mali. Yun. Fit na fit? Fit na fit. Duke 200 transform plunge lang plunge lang naman tapos yung brand ng sprocket nya is TSR nalaban to sa ano eh Matnog, Manila Matnog baliktad Manila Matnog Manila Matnog Manila Manila Matnog Manila nagsusuperman ng Bicol. Nang iba kundi Superman. Superman. Dan Philip. Asulin. Di ba ligagawa tayo ng sticker yung hindi kay hihiya ng ano ng mga dumikit. Ayan. So ito ilagay namin to para matesting kung talagang matibay. Kaya bibidyo kami ulit pagtapos ng karera. COVID. Pagtapos ng karera ibibidyo namin ulit kung kumusta yung performance ng sprocket tapos itong plunge. Kung walang pagbabago, wala ano na damage. 1544 na siya. Pag maganda, ang performance. Yung stock equivalent niya, 1545 or 3.0. Medyo bawasan natin ng konti yung pwersa. Lipat natin sa dulo. Konti lang, konti lang.
42. Yan, higpita tayo nga. Nga, 25 torque yata. One quarter, diba? Ayan. Tapos yung spacer sa loob, ilipat nyo lang. Ayan. Kung ano yung spacer nung ano, Same lang. Yung dati. Ayan. Lagyan natin. Wow. Smooth guys, oh. Yun. Sakto-sakto. Ayan. Sakto-sakto siya guys, oh. Ayan. Ito yung luma. Ayan, luma. Ligay mga ano, halilito. Kasi yung luma doon. Okay, kapit na namin muna. Ano to? I-post ko na? Oo, post ko na. Ayan, so yun guys, ito na po yung ano, yung sponge. Nabitin lang sa kanina. Nakabit na namin, tapos yung sprocket. Ayan. Medyo nabitin lang sa po sa kadena, magpapalit kami ng bagong kadena. Ayan po, yun. Ah, ano lang naman to, DID. Mura lang po ito, DID lang. So, plug and play lang po siya. Yung NS200 na i-modify natin sa TTM Duke 200. Oh, yung huwag kalimutan yung bearing tapos yung dust seal. Pang-rouser 200, NS200. Yeah. So, maraming thank you guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe and like nyo para share nyo na rin. Yan. Yan. Share nyo din. Yan. Shoutout po sa mayari. Mura lang maintenance lang, Dok. Huwag mo lang isemplang. Yan. John Philip, pasurin po yan. Ano yan? Ang pambansang rider. Ito pa yung motor niya. Yan. Dok, 200. Sasali po ito sa Manila Matnog, Manila. So, yung TSR na kadena, tapos yung bago niyang ano, sponge. Okay guys, thank you again. Markista Moto Shop. Ngayon is Mark Moto na lang. Mark Moto na lang. Okay, thank you. Please subscribe.